Praise God! Welcome to our broadcast, Sigaw ng Tagumpay. This is Pastor Jay Nasuelo at masaya kaming kasama kayo today. The Word of God has commanded us to fear not. Inutusan tayo ng Panginoon at sa kanyang sila sinasabi, huwag kang matatakot. Sinabi ito ng Diyos at least 110 times sa kanyang salita at marami pang reference na nagsasabing huwag tayong matakot. Ano ba ang gustong sabihin ng Diyos sa atin? What does it mean? God is serious of removing fear in our life. Seryoso ang Diyos na tanggalin ang takot sa buhay natin because God knows fear can destroy us. Amen. Kaya sana po ay maging seryoso rin tayo in dealing with fear. Today we will discuss how to live a fear-free life. To God be the glory. Let's pray. Father in heaven, Lord, guide us that we may learn your words. Let it flow in our hearts and bring wisdom and, Lord, understanding that we may live a fear-free life. In Jesus' name we pray. Amen. Sa Matthew chapter 14, alam niyo yung kwento yung babasahin niyo yan. Nagkaroon ng isang great miracle. Nagpakain si Jesus Christ ng 5,000 people. At sinabi niya, nung natapos na itong event, sabi niya sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga apostles, sabi niya, sige, pumunta na kayo sa kabilang side ng lake. About 3 o'clock in the morning, sumunod si Jesus Christ. Amen. Pero hindi siya sumakay ng bangka. Siya'y naglakad sa ibabaw ng tubig. At habang kanyang mga disipulo ay nasa laot at nakita si Jesus Christ naglalakad sa tubig, sinabi nila, sabi niya, may multo. Pero sabi ng ni Jesus Christ sa Matthew chapter 4 verse 27, don't be afraid. Take courage. I'm here. Sabi niya, ako ito. Sabi ni Jesus. Kaya sabi ni Peter, take note ito. Sinabi ni Peter, napaganda. Lord, if it's really you, kung ikaw talaga yan, Lord Jesus, tell me to come to you walking on the water. Sabi niya, kung ikaw talaga yan, sige, palpuntayin mo ako dyan at lalakad ako. Ibabaw ng tubig, katulad ng ginagawa mo. Kaya sabi ni Jesus Christ, yes, come. Kaya si Peter, lumabas siya sa side ng boat at nagumpisang lumakad toward kay Jesus sa ibabaw ng tubig. Hallelujah! Pero alam niyo, isang bagay ang nangyari kakaiba. When Peter saw the strong wind and the waves, nakita niya yung malakas na alon, malakas na hangin, he was terrified at siya'y unti-unting lumubog. Alam niyo yung kwentong ito? Anong tinuturo sa atin, Lord, dito? What enables Peter to walk in the water? Anong bago siya nakaapak sa tubig at lumakas si ibabaw ng tubig? He was focused on Jesus. Nakapokus siya kay Jesus. Kaya nangyari ang mga bagay na ito. Pero what caused Peter to sink? Ba't siya lumubog? Nung nakita niya yung malakas na hangin at malakas na alon na natatama sa kanya, nakaramdam siya ng takot. If you notice, it was not the wind and waves that defeated Peter. Hindi yung waves and wind ang napabagsak sa kanya. Ang nagpabagsak sa kanya, it was his fear. He looked at this situation then gave in to the fear. So the result, I defeat. Alam nyo, fear penetrates when you lost your focus to Jesus. Kaya iyan ang dahilan bakit si Satanas will always tries to move your attention kay out of Jesus. Amen. He tries to move your attention to your circumstances at hindi kay Jesus. Kaya pag yun ang ginawa mo, when he able to do it, na matanggal ang attention mo kay Jesus, he has now the strength to knock you down. Why? You are out of focus. Out of focus ka na. Kaya si Peter, siya ay lumubog the moment he focused on the waves and on the wind. He's now out of focus to Jesus. Kaya siya lumubog. Kung si Peter nga lang sana ay nagpatuloy kay Jesus Christ. Amen? His faith would never have been wavered. Amen? Yung kanyang pananampalataya, hindi naalog. Amen? Yung old, the blusterings and blowing of the word could have never drawn him, of course. So, tandaan po natin ito. This is a very important word. To live a fear-free life, you need to stay focused on Jesus. You need to stay focused on Jesus. Even your situation where shouting loud, "Hoy! Ito na yung sitwasyon!" Stay focused on Jesus. Even your attention is calling you, "Hoy! Merong nangyayari!" Stay focused on Jesus. Even many things are distracting, focus on Jesus. Because the moment you take heed and put your attention on those things, amen, fear may enter and may defeat you. Like what happened to Peter. Kaya today, tandaan mo ito. If you want to live a fear-free life, remember this, focus on Jesus. Hallelujah! Let's pray. Father God in heaven, thank you, Lord, for the words that you have put in us. Hayaan mo, Panginoon, ito'y tumimo sa aming puso at bumago ng buhay na. Hayaan mo, Lord, sa lahat ng nangyayari, Lord, hindi kami mag-focus sa sitwasyon, kundi mag-focus kami sa iyo, Lord Jesus, because you are the God who make things
possible. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Today, if you want to accept Jesus in your life, this is the right time to live a fear-free life. Follow this simple prayer na parang kung nag-pray sa mga, Lord Jesus, today, forgive me for all my sins. Cleanse me for all my iniquities. And Lord Jesus, I accept you as my Lord and Savior. Be with me forever in Jesus' mighty name. Amen. If you accepted Jesus Christ sa buhay mo, naniniwala ko, may magandang bagay na hinanda ang Diyos sa buhay mo, more than you could imagine. Salamat sa Panginoon at salamat sa pagsama niyo sa amin sa broadcast ng Sigaw ng Tagumpay. See you next time. To God be the glory. Remember, Jesus is Lord and Jesus loves you so much. To God be the glory.